Hello, Melgoers all over the world! We are still here in Kathmandu, Nepal. At nandito tayo sa My Garden of Dreams. And syempre, bago kami umuwi, bibigyan na namin kayo ng mga travel tips just in case na pupunta kayo dito sa may Kathmandu. So ano ba yung mga tanong ninyo? Una-una, safe ba dito? Magkano ba yung budget? Okay ba yung food? Yung transportation? Yung hotels? So lahat yan, of course, sasabihin namin sa inyo lahat. But wait, there's more! Heto na yon. Sa mga fans na Enzo dyan, kinikilig siya. Kasi eto na yung kanyang launching vlog. So yes, kaya lahat yan mapapanood ninyo. Maraming first time pa rin kayong matututunan. Plus mapapanood nyo na si Enzo finally mag-vlog. Pero syempre, sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, wag na matigas ang ulo. Eto, please subscribe at i-like at i-follow nyo na rin po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello guys! So yes, eto na yung ating last day dito sa may Kathmandu. Mamayang gabi na yung flight natin. So syempre, dumaan pa rin kami dito sa may... Garden of Dreams. So syempre, ngayon naman sa episode na to, bibigyan namin kayo ng mga tips na. Ito na yung tips na hinihintay ninyo or travel guide just in case nga pupunta kayo rito. So lahat hihimayin natin isa-isa. Plus syempre nga mamaya abang kayo ha, yung launching vlog na Enzo. Nag-vlog ako. So ito nga muna yung Garden of Dreams. So actually, ma-appreciate nyo siya lalo na kung ito na nga yung last day ninyo rito. Why? Kasi nasa may loob siya or tama ganun, nasa may Tamil area din siya. Pero ibang-iba na yung ambience niya, ibang-iba na yung vibe niya. For example, kung nanggaling na kayo sa may Tamil, maingay, magulo. Same thing with dun sa may Asan Bazar, ganun din. Ang gulo ng mga sasakyan, maalikabok, ganyan. Tapos sa may Durbar Square. Yeah, sa may Durbar Square naman, iba naman yung itsura cool, niya. Para kang bumalik sa Makaluma, napaka-ancient niya talaga. So ito, para ka talagang nasa may garden. So kumbaga ito yung magpapalamig na ng mga mata ninyo. Ito na yung magbabalance bago kayo umuwi or bumalik kung saan man kayo nanggaling. So ito na yon, medyo ano na, babalik na kayo sa may ano nyo, sa may pagkataon nyo. Tara! Kasi nga diba sabi namin sa inyo, parang nag-iiba yung mundo kapag ka nandito kayo sa may Nepal. So guys, simulan na kaagad natin sa may airfare. So ganito yung ginawa namin ni Enzo. Actually, kapag ka merong piece of air, lagi kami kaagad nag-bubok ni Enzo ng Manila to Kuala Lumpur, Balikan. Kasi usually nga, na maraming flights na doon yung layover. Such as Maldives, India, Sri Lanka, and then ito nga rin Nepal. So nakabook na itong Manila Kuala Lumpur namin last year pa. Nakuha lang namin siya ng mga 4,000 pesos, dalawa na kami. Now, yung pagdating na ng December, doon lang namin napag-isipan ni Enzo na gusto na talaga namin mag-Nepal, mag-Kathmandu. Kaya mahal yung nabook naming ticket. So nabook naming ticket ay nasa may 14,000 to 16,000 pesos ng time na yon. So kapag AirAsia, 14,000, pero kami kasi nag-Nepal Airlines kami, which is 16,000. Kasi akala ko, yung Nepal Airlines, social na social kasi. Kung akala ko kasi Nepal Airlines, parang syempre sila yung flag carrier nung ano nila, nung bansa nila. Akala ko, yung katulad ng Philippine Airlines, so hindi naman pala. So mas maganda yung AirAsia kasi mas bago. Ayan, yung ano kasi Nepal Airlines, halatang lumang-luma na. So but anyways, mas mahal siya, 16,000, pero kasama na yung food. So yung food nila doon pala mararamdaman mo na kaagad kasi ano talaga, Nepalese food kaagad yung isi-serve sa inyo. So ganun yung gawin ninyo kung talagang plan nyo talaga magpunta dito sa may Nepal. Siguro mga one year o siguro at least 6 months, iplano nyo na para mas mamura pa. Kasi minsan, dati ha, nakikita ko nga meron lang 10 to 12,000 from Kuala Lumpur. Oh guys, next na tayo syempre sa may requirements naman. So actually walang requirements at all. Mag-apply kayo ng visa. It's either pre-arrival or yung pagdating nyo na rito, same naman yung bayad. Pareho lang naman $30. Kapag ka pre-arrival, hindi nyo kailangan ng ID picture kasi i-scan nyo na siya. Same thing, kapag ka naman dating nyo na rin dito, hindi nyo na rin kailangan ng picture kasi meron na sila ritong kiosk, nandoon na kaagad
doon na kayo mismo magpipicture. So ang babayaran nyo ay $30. For just in case, kung gusto nyo talaga mag-pre-arrival, kasi minsan daw marami daw talagang tao. So sa may ano naman namin, sa may travel date naman namin, sa experience naman namin, wala namang katao-tao. Parang dalawa, tatlo lang silang nandun sa may kiosk. So, pero just in case nga, para pagdating nyo dito, magbabayad na lang kayo. Ito yung link ilalagay namin. Ayan, dito kayo magsa-sign up or dito kayo mag-fill out. And then pagkatapos ninyo mag-fill out, isi-save nyo lang yung parang pinaka-application form. Tapos magbabayad kayo pagdating dito sa may airport. And then yun na, you're good to go. And then meron sa inyong ibibigay or merong sticker na ididikit sa may passport ninyo. So dagdag ano yun, guys. Yun. Yes. Bukod pa dun sa may. So next na tayo, guys. Punta naman na tayo sa may hotel. So pagdating naman sa may hotel, kung gusto niyo talaga na doon agad kayo sa may ganap, piliin niyo yung Tamil area kasi yung Tamil area nandoon na talaga lahat. So kung gusto niyo mag nightlife nandoon, then although wala naman masyado, pero I mean lahat ng restaurant nandoon, tapos matao. So katulad namin, first time kasi namin dito sa may Kathmandu. So sinigurado ko na gusto ko sa may mataong part para hindi kami matatakot, hindi kami maiilang. So ganun yung gawin ninyo. Yung hotels dito guys, may nakikita kaming 300 pesos. So kung gusto niyo talaga yung hostel namin, yung Flak Hostel, so okay naman doon, that's 1,150. Ang importante kapag ganitong season, meron dapat heater yung room ninyo o yung aircon na nagagawang heater. So yung room na napunta sa amin, napaka-komportable niya. Meron kaming double beds, tapos meron pang pa-sofa. And then, yung pinaka-CR niya, mabango, malinis. And of course, meron ding hot shower. So now guys, punta na tayo. Isa-isayin na natin yung transfer, SIM card, at saka yung money changer at ATM. So simulan natin. So ganito yan guys, kung ako sa inyo pagdating sa may transfer, kasi wala kayong makukuha niyan sa may cloak. Naku, nabanggit ko tuloy yung cloak. Banggitin ko na, kahit wala doon. So sa mga hindi pa nga po pala dyan gumagamit ng aming cloak na promo code, gamitin nyo lang po siya. Go with Mel para magkaroon kayo ng up to 5% discount sa lahat po ng mga activities ninyo all over the world. Pero dito sa may Nepal, wala siya. Oo, parang yung mountain-mountain lang yung meron. So anyways, balik tayo. Maisingit lang guys. Sayaan nyo na ako. So ano yun? So pagdating naman sa may transfer, ang advice namin sa inyo, una, tawagan niyo yung hotel ninyo or makipag-coordinate kayo. Pero ako na nagsasabi, mas mahal yung sa hotel. Kasi, for example, sa amin, sa hotel, ang sinisingil sa amin, $15. Yes, $15. Tapos, pagbaba nyo dito sa may airport, doon sa may arrival, magkakasunod na doon yung transfer. Meron doon prepaid na, at tawag nito, meron doon prepaid na taxi. Yung prepaid taxi, yung siningil lang sa amin, $7. So, ganoon lang siyang kamura. Now, kung talagang matapang kayo, labas kayo, pwede din naman yun. Pero ang advice ko sa inyo, mag-ano kayo, mag-download kayo nung parang Grab nila, yung app nila, ang tawag ay Pataw. So lalagay ko na lang dito habang kasi malinis ano ko, yung malinis yung pag-pronunciation ko. Pataw at saka Tutel by SAP. Yun. So, tignan nyo, katulad ng ginagawa namin, for example, titignan namin muna doon, ipipin namin from airport to Tamil kung magkano, and then tsaka kami makikipag-negotiate. Ayun ay kung matapang kayo. Now, kung ako, gagawin ko na lang, magpi-prepaid taxi na lang ako, tapos tsaka nyo na-explore kapag nandito na kayo sa may tunnel, mas madali na. Napanood nyo naman siguro lahat sa may vlogs namin. And then now, diretso na tayo sa may SIM card. Yung SIM card na nakuha ni Enzo, ang pangalan naman ay Encel. So, that's only parang 210 pesos or 220 pesos. 500 na NPR. So, mura lang siya, guys. For 7 days na siya. Tapos, meron na siyang 15 GB. Tapos, meron pa siyang 15 minutes na pantawag. So, nagamit din yun ni Enzo. Makikita nyo mamaya sa kanyang launching vlog. Now, last na. Yung pagdating sa may money changer, kami ang dala namin US. So, ito ulit yung first time na nagdala kami ng US. Tapos magpapapalit. Kasi usually, di ba nga nag-withdraw lang kami. Kasi nga baka mamaya wala naman palang ATM. Pero meron naman palang ATM sa may airport. And then, kung magpapapalit kayo doon sa may airport, same lang din halos kapag ka nasa labas. Or kung may difference man, konting-konti lang. So, lahat na yun, yung hilera na yun ng SIM card, ng prepaid car, at saka ng money changer, paglabas na paglabas lang yun ng arrival. Guys, reminder nga lang pala dun sa may SIM card, kasi may registration yun. So, kailangan nyo nga pala ng picture. So, doon nyo kailangan ng picture. So, kapag wala kayong picture, magbabayad kayo ng 50 cents na dollar. So, mga 25 pesos, 30 pesos, para mapicturean yata kayo. Punta na tayo sa food. So, ito nga, napakita na namin, first time namin nakakain na may pork. Ito pork siya.
And then ito, ano tawag ito ang pareha, super taste talaga. Pero masarap naman yung first kasi parang siyang Chinese food kaya siguro may pork. So anyways, diretso na tayo sa main food. So, kung katulad ko kayo na hindi kayo adventurous sa food, hindi nyo rito magugustuhan. Tulad ko, wala pa akong nakakain na nagustuhan ko except for fried chicken. Although yung namang, ano tawag doon, momo na chicken, okay naman siya. Pero depende kasi kung saan kayo bibili, na iba-iba yung lasa niya. So pagdating sa food, ingat din. Yun lang yung masasabi namin, ingat din. Kasi may nangyayari sa amin, ngayon last night na namin, hindi kami natuloy, dapat ngayon supposedly pupunta kami doon sa may, ano pa hanggang Chandragiri. Chandragiri, yun doon yung merong ano, cable car, pero nakatigil sa amin. Sumakit yung chan namin. So eto na yun. Parang ano na din ito. Ito na yung launching nung vlogging career na Enzo. So kumbaga, parang ito yung silver lining. Yes, na food poison kami. Actually ngayon medyo kumukulukulong pa yung chan ko. Pero eto na, ilo-launch na natin ang vlogging career ni Enzo. Good morning guys. Lumabas ako ng 6 o'clock kasi ngayon ng 3 o'clock a.m. Diyos ko, pares kami dalawa ni Mel. Nagkaano, diarrhea. Grabe na kapag-itiis namin. Gusto ko sanang lumabas kayo ng 3 a.m. para makabili ng, ano, ng gamot. Loperamide. Kaso nga lang, natatakot naman ako kasi si Mel ayaw niya sumama nga. Kasi nga, pabalik-balik siya sa CR. So, ginawa namin, nag-decide lang kami na mag-wait ng 6 a.m. para nga makalabas ako at para din makabili ng gamot. Meron naman kayo mga dalang gamot ni Mel. Kasi nga nag-ready talaga kami dito sa Katman. Mga gamot na nadala namin guys by Jessie, gamot sa sipon, gamot sa ubo. Hindi naman namin na-anticipate na mga baka nga magkaroon kami ng diarrhea dito. Kasi sa previous mga bansang pinuntahan namin, never naman kami na magka-diarrhea. Dito lang talaga, first time talaga to. Kaya wala talaga kami nadalang loperamide or gamot na for diarrhea. Kauna-una ang pharmacy na nakita ko guys, sarado pa. Sana meron ng bukas dito. So guys, sobrang aga pa kasi talaga. Grabe, 6 a.m. pa lang. Ayan guys, try natin tawagan. Kasi pwede tawagan, may natin pantawag. Hello? Hello, good morning. Are you open now? So guys, ngayon nakahanap na tayo. Sorry, how much? Guys, sobrang lamig. Sinasabihan ko po ng English. Dudugan yata tayo ng English. Guys, sabi na tayo. Balik na tayo sa hotel. Ito siya guys, oh. Yan. Safeway Pharmacy. Okay na, bike na tayo sa hotel natin. So guys, itaposin nyo ito dito ha, para makapaglakad na ako ng tuloy-tuloy. Eh, sobrang lamig talaga, grabe. Buti naman tayo nakitang ano, bukas sa pharmacy na. So ayan, kamusta yung vlogging career mo? Ano yung nakakatuwa kanina? Di ba nga guys, nakita nyo tumatawa ako. Actually, ano ko ba pa ako nung umpisa kasi nga may nahanap. Unang-una, nagsakit ang tiyan ko. Tapos naghahanap pa ako ng pharmacy. Tapos nag-vlog pa ako. So, natatawa ko na kaya ko pala mag-vlog. Actually, hindi ko alam sa kanya. Talagang naisipan niyang i-vlog para daw i-document nga daw kung ano yung nangyari sa amin. Char-char. Kasi parang magpa-launch as a new vlogger. So ngayon, ayan, abangan niyo siya mag-vlog sa Enzo Charot. So ayan, so pagdating sa food, ingat kayo guys ha. Especially yung pagdating dun sa mga bottle bloggers. Ito katulad nito. Ayan, siguraduhin nyo na nakasealed. Tapos yung kapag binuksan nyo, yung magpa-pop, yung puputok tuloy. Yung tutulog, yung talagang nakaano talaga siya. Tignan natin to. I-testing natin to. Kasi important tayo guys, dun sa mga nababasa ko talaga pagdating talaga sa may water. Ayan, katulad dito, hirap na hirap. Guys, mukhang safe talaga. Nako, patay na agad yung vlogging career na Enzo. Hindi na makapagbuka si Enzo. O, tingnan natin kung magpapag siya. Ayun. So, dapat maririnig nyo yun, ha? So, ayan. So, pagdating sa food, ingat lang talaga kayo. Now, guys, safe ba dito? Kamusta ba yung mga locals? Guys, ito lang, ha? For us lang, ha? Parang sa mga napuntahan na namin, isama nyo na yung Southeast Asia. Isa talaga itong Nepal sa may mga pinaka mababait na mga locals. Yung kasing mga medyo, yun nga, mangi-scam, yung nag-take advantage. Nangyayari naman yan sa lahat. Kahit naman sa Pilipinas, nangyayari yan. So, as a general,
mababait sila. Lalo na guys ha, nung nadoon kami sa may Peria, sa may Disneyland. Pwede nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang. Grabe, alam nyo, naramdaman talaga namin na welcome kami. Kasi grabe, imagine nandoon kami sa may lugar na puro locals, walang foreigners, no, guys, kami dalawa lang. Iba yung treatment na binigay nila sa amin. Yun nga, for example, yun doon sa may bump car, kami dalawa pa lang nakasakay ni Enzo. Pinagaw na kagad kami ni Kuya, pinaandar na. Tapos alam nyo kung ano yung nakaka-touch doon. Kasi siguro nakita niya na kami dalawa lang ni Enzo yun. Eh syempre bumper yun, dapat bungguan ang bungguan. Alam nyo, kahit yung nagbabantay, sumakay siya. Tapos binunggu niya lang kami ng binunggu para siya nakipaglaro sa amin. So yeah, so generally, napakababait ng mga Nepalese. So although nandito pala naman kami sa may isang side ha, pero based sa experience namin, ang babait, hindi mo ma-feel na parang hindi ka nila gusto, hindi mo ma-feel na parang na-OOP ka, kasi paparamdam talaga nila sa iyo na welcome ka. Kahit hindi ka nila masyado naiintindihan, lagi ka nilang tatanungin, lagi ka nilang tatanguan, lagi ka nilang mimiti. And then of course, safe ba dito? Sa amin ha, sa 6 days namin dito, or parang 7 days, yes safe. Alam niyo, naligaw kami ni Enzo, naglakad kami sa may madilim na park. Wala naman, hindi kami nakaramdam ng kahit konting takot. Ang masaklap nun guys, yun nga ay sinabi ko kay Enzo, sabihin ko pa ba ito sa inyo, baka magalit kayo sa akin. Sabi ko sa kanya, kasi nag-usap kami, tagal naming nawala eh. Sabi ko sa kanya, ang dilim, ang dami natin nakakasalubong, pero never kong na-feel na hindi kami safe. Unlike ako, ayoko nang banggitin yung lugar, meron kami naligaw din kami. Alam nyo, grabe yung takot na nararamdaman ko habang naglalakad kami sa Pilipinas. So sabi ko, bakit ganun, mas na-feel ko pang safe ako dito kesa din sa may Pilipinas, yung pinuntahan namin nung naligaw din kami doon at naglakad-lakad kami. So ayun, opinion ko lang naman yun ha. So generally, yeah, safe din naman dito. Pero syempre kung first timer nga kayo, punta kayo sa may matatagong lugar. Yun nga, sa may Tamil area, ganyan. Dun sa may mga tourist spot. Kasi for sure yun, laging maraming tao. So kung natatakot pa rin kayo, lalo na kung solo travel kayo, doon lang kayo sa mga matatagong area. Guys, dito naman tayo sa may itaas na. Diba? Para pa rin tayo namamasyal. Ang ganda, oh. Oo, dito, oh. Para ka nakahiga. So, mamaya tayo dyan magpipicture. Itutuloy na natin. So, now, pagdating sa may budget, kami, ha, pakiramdam ko hindi kami gumastos ng 10,000. Pakiramdam ko. So, yun nga, mahal nga yung pamasahe and everything. Pero mura naman yung lahat. So, kung mag-isa lalo kayo, Diyos ko, saktong sa... Eh, teka na naman, Diyos ko. Oh, para naman ako nasa kubol. Oh, guys, para na ako isasagala. Ano ba, yun natin matapos. So, yeah. So, pagdating sa may budget, makakatipid kayo dito. So, ang pag-ipunan nyo na lang talaga, yun talagang... aeroplano papunta dito kasi wala nang direct flights. Pero ayun nga, mura talaga dito, food, lahat, and anyways, eto na yon. So ano nga ba yung aming naramdaman dito sa may Kathmandu? Nagustuhan ba namin siya? So sa Enzo muna tanungin natin, ikaw, how's your Kathmandu experience? Ay, so guys, pinutol ko na naman to sa Enzo. So dito tayo, upo tayo dito. Ganda kasi guys, so nakikita nyo ba? So i-set up natin si camera. Ang bago nating friend. Ayan. So kamusta naman ang iyong Kathmandu experience? Extraordinary. Yes. Bakit siya extraordinary? Kasi nga, di ba, ilang beses tayo nag-Thailand, ilang beses tayo nag-Hong Kong, nag-Singapore na tayo. Pero itong Kathmandu, ibang-iba doon sa mga pinuntahan natin. Yes. Actually, di ba lagi ko sa inyo sinasabi, kung pupunta, kung gusto nyong maramdamang nakarating kayo sa ibang bansa, pumunta kayo ng Hong Kong, pumunta kayo ng Singapore, kasi may iba siya sa Pilipinas. Kasi kapag pupunta lang kayo, halimbawa ng Thailand, ganyan, Vietnam, para lang di siyang Pilipinas. Pero ito tama, gusto ko yung word na Enzo. Extraordinary. Ito yung ano, ito yung first time mong hindi lang, ay, na-feel ko na sa ibang bansa ako. Ito talaga yung culture na parang kang nag 360 degrees, parang naiba bigla yung mundo mo, yung paglapag, actually hindi nga, si aeroplano pa lang. Paglapag pa lang ng aeroplano, mararamdaman mo nang nasa ibang lugar ka, paglakad mo pa lang sa Tamil area, sa Banbasar? Azan Bazar, patingin sa mga pupunta yung Durbar Square, nakita nyo na may mga pinuntahan namin. So grabe, doon pa lang ma-feel nyo kaagad na, oh my gosh, nasa ibang mundo talaga ako. So are we going to recommend Kathmandu as an option? So ganito na lang ha, depende kasi talaga tayo ng traveler. Hindi rin pa naman kami nakakapunta ng South Korea, hindi pa rin kami nakakapunta ng Japan. So kayo, kung nakapunta na kayo ng South Korea at nakapunta na kayo ng Japan at gusto nyo tong inex, go. Pero kung hindi pa kayo nakakapunta ng South Korea at saka ng Japan, pag-isipan nyo munang mabuti kasi hindi naman namin marerecommend
ito kasi hindi pa nga kami nakakapunta doon. Baka mamaya i-recommend namin sa inyo ito. Tapos yung pala, mas gusto nyo pala doon. So, depende. So, kung galing na kayo ng South Korea at Japan, or wala na kayong iba pang option na pupuntahan, lalo na yung mga takot mag-visa, ganyan. So, dito, makakapunta kayo. So, and makare-recommend namin siya. Oo, mahal yung pamasahe, to be honest. Pero, ang mura ng hotels, ang mura ng transportation, ang mura ng pagkain, ang mura ng SIM card. So, lahat naman dito, pagdating na dito, mura na talaga siya. So, ayun siya. So, yes, marirecommend namin siya kung kami nga in love kami. And now, ayun pa pala ha. Ang totoo niyan, kaya lang naman kami rito pumunta. Bukod sa, naging dream ko naman talaga to nung una pa lang. Pero habang kasi tumatagal, parang naiiba yung ano ko, paningin ko, parang gusto ko na mag-India. Kasi gusto ko ma-culture shock talaga. Kasi pag pumunta kami sa ibang lugar, parang same na naman. Ah, yeah, maganda yung building, ganyan-ganyan. Pero yung na-feel naming vibe, pareho lang. So, ang totoo, dumating din sa point na kaya kami rito pumunta kasi parang ito na yung practice namin. Going to India. Kumbaga, piniprepare na namin yung sarili namin going to India. So, ang ganda nung nag-experience namin dito. Ante, dapat, syempre, safe tayo. Pangalawa, yung ma-feel natin yung vibe talaga. So, basta kami, ang maipapayo lang namin, try nyo lang, depende kasi kung anong klaseng traveler kayo, try nyo lang mag-travel ng wala masyadong itinerary, yung hindi nyo pupuntahan lahat ng mga sightseeing ek-ek, yung maupo kayo somewhere, kung saan sila nagkakape, saan sila kumakain, alam nyo, promise, parang may papasok sa inyong kaluluwa na, basta ganun kasi, ang hirap talaga yung na-explain eh, di ba? So parang may ganun talaga, ano lang namnamin nyo yung vibe. Yes, punta kayo doon. For example, kami, nakita nyo naman sa mga videos na nilabas namin, di ba? Nagpakita kami ng religious side, nagpakita kami ng history, ng culture. Tapos, pero ang pinakatunutukan talaga namin, gusto talaga namin makasalamuha, yung mga locals. Kaya kung nasaan sila, sinusundan talaga namin sila, guys. So, yeah. So, pumunta kayo rito sa Kathmandu. Isama nyo sa may bucket list ninyo. And balitaan nyo kami. Tignan natin kung same tayo ng mga nag-experience. Ayan. So, sana po na-enjoy nyo lahat ng Kathmandu travel vlogs natin. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ano pang gagawin? Mag-Melflix na. Yes, diba? Melflix na. Mag-binge watch na tayo. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone.